Mega dike. Let's go. Up. Ya. Traffic. Alright, what's up mga bro? Ayan, napansin nyo ba yung salamin natin? Yan yung ginawa ko na ano, na stock modified na Yamaha stock side mirrors, tapos aftermarket yung stem. Ayan, sa Mega Day kami ngayon eh. Baka bili rin pala ako sa Sec Moto Supply, galing kami ng Malolos eh. Papalit tayo na ano din ng lever, tag dito? Lever guard. Thank you OBR. Ayan, lever guard. Alam niyo yung pang ADV, yung malaking ganon. Ayan, nakabili ako. Universal naman kasi yon. Pwede yun dito. Same lang sila ng butas, ang tread nito. O yung nakaraang vlog, nakita niyo, di ba, Honda yung ano, yung gamit ko na salamin. Ayan, tinry ko naman, Yamaha. Yamaha na genuine. Paras genuine. Ito, mas nagustuhan ko ito eh, ano? Pero bago ko ibigyan ng review, ano? Pakita ko muna sa inyo kung paano ko ginawa yan. Yan. Yan, paano ko sinetup yan. Tapos, kakabit ko to. Yung nabili ko nga sa Sec Moto Supply na, ano? Tapos pakita ko ulit sa inyo, sa ibang araw na siguro. O, panoorin nyo na muna to. Inintroan ko na lang muna, wala pa kasing intro yan eh. Alright! Alright, what's up mga bro? Ayan yung custom side mirrors natin. Mapakita ko muna sa inyo. Ito yung pang Honda. Ito yung pang Yamaha. Para siyang genuine. Ito, yung Yamaha ko na binili. Ayan o. Brand new yan na stock side mirrors ng Yamaha. Ayan yung genuine na Yamaha side mirrors. Ayan. Tag-isa silang box, tapos left and right. Ayan, Yamaha. Meron siya nakalagay na Yamaha. Ayan, yung stem ng custom side mirror natin. Pakita ko sa inyo. Ito, ito yung stem. Itong stem na to. Ayan yung stem ng aftermarket ko na side mirror. Ito, itong Mugen. Ayan, Mugen. Yung ginagamit ko dati, kung naalala nyo. Kinuha ko yung stem niya. Tapos, pakita ko sa inyo ha. Saan natin to? Ito medyo nagka-problema ako dito eh. Sa Yamaha side mirror. Yung Honda ko okay. Nagawa ko ng maayos. Itong Yamaha, kailangan tayong gawin dito para mailagay natin. Ayan. Ang ginawa ko sa stem ng Mugen. Ayan. Tanggal natin to. Kasi muna natin. Meron kasi yung bolt dito eh. Yan na yung bolt. Kaya naisip ko na pwede palang ganito. Actually nakita ko lang din to. Hindi ako yung unang gumawa nito or gagawa. Nagamit lang kayo ng 5mm na mahabang Allen key. O pwede rin kayong gumamit ng ibang ano, stem. Basta same ng design nito na aftermarket. Yan. Merong bolt dito. Tanggalin natin to. Medyo inigpitan ko. Finit ko yun sa Yamaha eh. Kaso, kailangan natin mag-modify. Sobra. Itong technique na to sa Yamaha side mirror. Explain ko sa inyo ang bakit. Pero pakita ko muna sa inyo to. Diba, hindi kayo mahirapang mag-tanggal yan. Suit nyo muna yung Allen key, tapos kimita nyo nito. May kontra. Ayan yung original na itsura ng stem natin. Aftermarket na stem. O, alas lahat naman ganyan na itsura. Meron silang bolt dito. Tapos yan, merong rubber na ano. Natin. Para yan sa vibration. Ang rubber na yan. Parang sa lamin nyo hindi nagbabibrate. So yung loob nyan, yan, meron din yung rubber o. Oh. Para hindi nagbabibrate yung salamin. Okay? So ang ginawa ko nga dyan, dito. Ito yung stock ng Honda.
on the side mirror. Ayan, stuck yan. Ano ako dyan, yan nga. Nag-modify ako ng ano, ng bilog niya. Kasi diba yung mga side mirrors, mayroon ganito, yung stem. Ayan. Mayroon ganyan, may bilog. Ang ginawa ko, naisip ko, para may malagyan ko to ng ganyan, ng bilog. Ayan, bumili ako nyan. Makabili ka nyan sa mga motor shop. Ayan, para siya ano eh, cover ng Allen. Ayan, something. Dalawang ganito yung kailangan nyo, dalawa. Dalawa nyan. Kasi yan ang gagamitin natin na bola. Ayan, para siya yung magiging bola. Ayan. Para may kabit mo dito sa loob. Ayan. Ito yung kasama niyang nut. Ayan, yung nut na kasama nito. Ibaon niya sa loob. Ayan. Babaon niya sa loob. Yung isang side lang ang babaonan niya nito. Itong ganitong nut. Yung original na kasama niya. Kasi para yan dito. Yung sa stem. Ayan. Ayan, diba? Meron ka ng kalate. Yung kabilang side mo, ang gagamitin mo dyan, lock nut. Ayan. Lock nut ang gagamitin nyo. Para syempre hindi siya luluwag. Tapos maganda din, ito yung walang, yung hindi lock nut, na ganyan ng thread locker. Ayan, para hindi siya luluwag. Hindi kasi pwedeng lock nut yung ilagay mo dito eh. Kasi kita mo yung lock nut, meron yung rubber sa loob. O, mahirap pa ipasok yan. Kaya ipasok pero mahirap, sobrang hirap. Kaya yung ilalim, huwag nyo nang lagyan ng lock nut. Yung normal na lang na nut na kasama niya ilagay nyo. So ito nga, yung kabilang side. Ayan yung kabilang side. Lock nut ang ilalagay nyo. Ayan. Upukpukin nyo rin yan. Martilyo, pukpukin nyo. Madali lang pukpukin yan. Babaw na agad yan. Kasi ito, aluminum to eh. So ganyan na magiging itsura nya. Ayan. Pasok yung lock nut sa ibabaw. Tapos saka nyo siya iigpitan. Ayan. Maganda kasi sa lock nut ano eh. Talagang kahit ma-vibrate, hindi siya matatanggal. Ayan. O, parang ito na yung magiging bola natin. Para maikabit natin siya nga dun sa side mirror. Para adjustable pa rin siya. Swivel pa rin. Ayan, yung bola. Ayan ang bola natin. Ayan. Diba? Ito, pwede nyo lagyan yung isa pang lock nut kung wala kayong tiwala. Kuntingin nyo luluwag. Ayan, basta maigpitan nyo na maayos. Tapos may thread locker. Ayan, diyan luluwag. Walang problema yan. So, ganyan yung ginawa ko dito sa Honda. Actually, ito masikip eh. Masikip to. Ito yung pang Honda ko. Ayan. Ayan siya. Compare nyo dito. Mas maliit. Kasi nga yung Honda, maliit lang yung bilog nya. Yung lagayan ng bola nya. Tinabasan ko lang. Pwedeng liha, pwedeng ano, file. Ito, ginamit ko dyan. Set ng file na maliliit para mahulma ko. Nakakasing laki nung butas nito or yung bola. Para saktong sakto yung fit nya. Ito kasi malaki. Pag ganyan. Kaya kailangan mong bawasan. Huhulmahan mo na kasing size ng bola nito. Na yung bola. Ngayon, itong Yamaha. Ito naging problema ko. Tinatry ko i-fit kanina eh. Yung bola ng Yamaha na original, genuine, stock side mirror. Malaki pala siya. Yan oh. Hindi ko lang kung kikita niya sa camera pero mas malaki. Mas malaki siya, yung diameter ng bola niya. Ano nangyayari, pag ito nilalagay ko dito, ito sa butas, sa pang Yamaha, mapapasok ko siya na madali. Kaya lang, pag inihigpit ako na to, kahit sagad na yung higpit ko, maluwag pa rin siya, mahalog pa rin. Hindi siya ubra. Mahalog-alog yan, mawala sa pwesto yung side mirror mo. Adjust ka na adjust. Maluwag siya, hindi siya ubra talaga. Kasi nga malaki yung bola ng sa Yamaha. Itong sa Honda ko, ayan, nakita nyo, tamang-tama yung fitment nyan. Sobrang sikip nyan. Ilang linggo ko nang ginagamit yan, hindi siya nagbabago ng pwesto. So sobrang sikip. Ngayon, bala kong gawin. Itong bola na to, ayan yung bola ng pang Yamaha. Dadaling ko yung bukas sa ano, machine shop. Tapos, papabutasan ko yan dito, tagusan. Papalagyan ko yan ng thread. Palagyan ko yan ng thread.
na ganito yung size. Yan, tagusan siya na thread. Yun ang gagawin ko. Feeling ko mas madali yun eh, kaysa maghanap ako ng malaki nito. Magkokorte pa ako, tapos huhulma ko pa. Ito na lang gagamitin ko, yung stock na stem. Papaputol ko tong bola, tapos papabutasan ko, palagyan ko ng thread para mapapasok natin dito. Di ba? Mas madali yun. Hindi ko naisip yun nung sa Honda ko. Kasi itong nabili kong side mirror ng Honda, itong dalawa. Sa ikanan ko lang nabili yan sa tropa. Sa may ano, yung tropa ko sa Honda Motor Trade Tapla niya, binenta niya sa akin. Stock niya yung side mirror eh. Eh, wala na yung stem ginagamit niya. Ang ginagamit pa niya yung stem. Nagpalit kasi siya ng pang-click. Kaya wala ko stem nito. So, kung meron akong stem nun, yun na lang din gagawin ko. Papabutasan ko na lang to. Palagyan ko ng thread. Para may pasok siya sa aftermarket na stem. Yan. Babalikan ko kayo bukas. Ano? Dali natin to sa machine shop. Pabutasan natin ang tagusan. Tapos lagyan natin ng thread. Ayan na. Ayan, pagpagawa na tayo ng ano. Para napatreda na natin itong bola niya. Bola nung stem ng Yamaha side mirror natin. Yan na, natabas ko. Ito yung bola. Nagyan ko siya ng thread. Na sakto dito sa bolt natin. Sakto yan dyan. Dinala ko sa machine shop kanina. Yan. Para yan dito. Diba? Mana tayong bola. Para makabit natin siya dito. Yan. Yan, okay na. Ganda ng higpit niya. No? Yan, kaya magiging itsura niya. Pag nakabit na natin. Pakita ko sa inyo kung paano nakakabit. Itong dating bolt ng stem natin. Ito, yung Mugen stem. Pasa natin ito ng mas mahaba. Yan, ito. Ito. Mas mahaba ito eh. Kasi tagusan nga yung bola natin. Yung kabitan natin ng side mirror. Kaya kailangan na mas mahaba para malagyan siya ng lock nut. Yan. Para syempre mas secured. Makabit na natin to. Yan, huwag nyo kalimutan yung yan, yung rubber. Para syang bushing ng ano, aftermarket na stem. Yan, pwedeng ito, ganito, pwedeng ibang style. Sabi ko nga, pare-pares lang naman ng stem yung mga aftermarket. Ganyan. Pwede ito, may washer pala to. Ano yan, ito washer. Pause yung rubber ulit. Yan, may kasama yung rubber eh. So, kontry na natin ng 5mm. Yung bolt natin. Yan. 5mm na Allen key. So, pwede natin ilagay ito. Yan. Huwag natin lagyan. Lagyan natin ng thread locker. Sigurado hindi makakalas. Ito, thread locker. Thread lock. Natin lahat. Managin na natin to. Yung pinagawa natin sa machine shop. Mas maganda kung ganito na lang gawin nyo, no? Baka magpapalit kayo ng stem. Pabutasan nyo na lang yung bola ng ano nyo. Ng stock na stem nyo. Skip. Mas madali kasi ito eh. Kaysa yung ginawa ko na ano, naghulma pa ako ito. Tsaka minsan talaga hindi siya ano eh. Hindi siya kasukat ng pagpapalitan. Ito, yun ang mismo talaga. So, mas tama yung fit niya. Ayan. Ayan. Ito, kontry natin ulit. Yan, yan, tight nyo lang. Pangit kasi pag pinihit natin ito, madadamage eh. Kailangan natin din ang lock nut. Ito, yan, lock nut. Nakita nyo, may rubber sa dulo. Pero lagyan pa rin natin ng thread locker. Para talagang secured. Yan, konti lang. Hindi siya talaga luluwag. Kaya natin itong lock nut. Ito nyo, tagusan, no? May thread, tapos tagusan. Sigpitan na natin to.
10mm. Kaya kontrain nyo yung allen key nyo. Ayan, suot nyo lang dyan. Para hindi mahirap. Pangontra. Kaya maigbitan nyo ng maayos. Oh, nabuhok. Yan lang. Ikahanap tayo ng rubber. Ayan, nakabit ko na. Palitan ko na ng rubber. Ayan, hindi na siya nabasag. Sasagad nyo lang yung higpit. Set, tapos sagad nyo nga ng thread lock. Thread locker para ano, talaga hindi siya luluwag. Diba? Ayan, okay na yan. Pwede natin niya ipasok dito. Ayan. So, tip pala, no? Huwag nyo luluwagan to ng, ano ha, pag nalaglag yung nut nyan sa ilalim, mahirapan kayo dyan. Pero meron naman technique para makakabit nyo yung natanggal na nut. Lagay ko yung link. May nakita kong gumawa ng video nun eh. Naglag yung nut nya. Tapos may ginawa siyang technique para makuha nya. So may nut yan sa loob. Ito, ito. Itong bolt na to. Mapasok na muna natin to. Ito, medyo mahirap to ipasok. Kailangan natin tsagayin yan. Balikan ko na lang kayo. Medyo mahirap to eh. Ito nyo. Kailangan may kabit ko na maayos yan na hindi nahuhulog yung nut. Nadandaan lang ng pagluwag. Yung ba, sobrang sikip pa rin. Konti lang na luwag. Tapos yan, try nyo ulit. Ayan, ipasok na natin. Oh. Kita nyo. Ayan, swivel pa rin yan, syempre. Adjustable. Ayan, ipitan na lang natin to. Tapos pwede na natin kabit to sa motor. Makita nyo na, oh, itsura na ang pang Yamaha. Hindi pa rin nakikita eh. Kita muna natin. Ayan. Ayan, sakto lang. Ayan, diba? Adjustable pa rin, no? Oh, sikip po. Ayan, hindi gagalaw. Parang kasi sikip nung dati natin sa Honda. Ayan, okay na yung stock modified side mirrors natin. Ayan, pang Yamaha naman, tatry ko. Yung pinakita ko sa inyo na nakaraan, Honda yung nakakabit eh. So, maganda kasi korte ng salamin ito. Tulis. Alright, what's up mga bro? Ayan, bigyan ko na kayo ng review nitong ano, itong stock modified side mirrors natin. Ayan, Yamaha na yun ang install. Oh, ito medyo malubok eh, pero lumagpas na tayo sa mas malubok na part. Pero ayan, wala naman siya alog. Maganda yung ano niya, salamin, syempre stock eh. Talaga hindi yan magbabibrate. Tapos yung vision niya, ganda oh, kitang kita. Nakita ko yung likod. Malaki talaga siya. Alam niyo naman yung gamit ko dati, yung ano, di ba? Bar end. Pero maganda rin yung bar end, maliit lang talaga yung salamin. Kasi yung pwesto ng bar end ko, kitang kita rin. Nasa gilid kasi yun eh. Kaya lang, maliit yung salamin talaga. Tsaka medyo takahuli pa yun ngayon. Lapa kasing malino na memo dyan eh, sa bar end side mirrors. So ito, tamang-tama to pag mga Manila kami kasi balak namin umuwi ng Laguna eh. Tentative pa kung kailan. Kaya nagpalit ako ng stock modified. Kaya pwede nga na Honda o Yamaha na stock side mirrors. Mas okay kung stock ang gamitin nyo, genuine. Kasi maganda talaga yung vision. Hindi naka-zoom, hindi nagpa-vibrate yung salamin. Kaya testing natin sa high speed. Ganda oh, kitang-kita ko oh. Solid no? Ganda talaga ng korte ng Yamaha eh. Kaya talaga ako nagpalit ng Yamaha. The last time nakita nyo, di ba Honda yung gamit ko? Stock Honda side mirror. Mas gusto ko yung korte nito. Ang Yamaha, ang ganda. Aggressive siya eh, di ba? Matulis. Mamaya, pakita ko sa inyo doon. I-walkthrough natin. No? Para mas solid. Mabilis tayo ah. Kaya the best yan pag mga Maynila ka, alam mo naman doon maraming buhaya talaga no. Ay no, mahirap na sumugal. Yung akong isigal yung bar end ko doon pag dumaan kami doon, may ganyan nasa safe side tayo ano. So nga pala, pwede rin kayong gumamit ng ano, ibang stem, hindi lang tong stem na to. Kaya itong stem na to yung ginamit ko kasi nga kita nyo naman yung ano ko, yung clamp ko.
mahaba siya. O, nandito siya sa side na to. Kasi nilagyan ko yan ng ano dito eh. Ng crossbar. Yan yung original na clamp niya. Kapag stock Honda, yan okay lang na maiksing stem yung gamitin niya po. Tiyan, nawalan na. Patay tayo. Ay, naku. Karama kong ulan. In doubt. Oh, biray natin. Nabuti na ulan. Pag umulan, patila muna ako dun sa Petron. Ayan nga, pwede kayong gumamit ng maiksing stem. Marami naman niya. Halos lahat naman ng aftermarket. Same ng design. So, halos ganyan din yung itsura niya. Meron siyang bolt. Yan ang gagamitin mo ang kabitan ng ano, ng bola. Para sa akin, mas okay na di bola yung bola ng stock stem ang gamitin niya. Pabutasan niyo na lang. Para hindi na kayo mahirapan sa fitment. Saktong-sakto yung fitment niya. Oh, ratrat tayo. Wala si ulan. Lagi ha. Patambay muna tayo doon sa Petron. Kaya tayo na ulan. Pakita ko sa inyo. Ikutan natin. Dala ko yung SLR. Para maikutan natin. Alright. Yan na yung Yamaha side mirrors natin. Stock modified. Nadati nga Honda. Ayan, ganda no. Maganda yung itsura niya. Isa dun sa Honda. Parang mas aggressive eh no. Honda stock side mirrors. Yamaha stock side mirrors. Ano, mas maganda. Ito pala yung ano. Nabig sa inyo, binili ko sa Sec Moto Supply sa Malolos. Ayan. Ang handguard or lever guard. Sec. 750 yung SRP pero nakasale sila doon ng 10%. So, 600 plus ko lang siya nabili. Ganda niya. Ganda na ako sa itsura niya. Bumagay siya doon sa ano. Sa Yamaha side mirrors. Kasi medyo mahaba siya eh. Matulis. Hindi siya alanganin tingnan. Ayos na. Yan nga pala. Yan yung pinagmountan ko. Ayan. Ayan. Clamp mount siya. Ayan. Clamp mount. Yan yung pinagmountan ko nung side mirrors. Yung stem. Nilagyan ko siya nito. Yung extender. Or adapter. Kasi pag dito, tatama dito eh. Hindi ko bro mo na extender. So ganyan din kung stock yung Honda Beat nyo. Gamit kayo na extender adapter ito. Ayan. Para mas tumaas kasi mababa yung kabitan ng side mirror nun eh. Para may kabit nyo yung ganitong style ng stem, kailangan nyo na extender kung stock yung ano nyo. O depende sa motor nyo din, di ba? Kung paanong setup. Ayan, may extender yan dito. Parehas. Ayan. Tapos saka mo yung bolt nung kasama nitong ano, stem. At tapos yung salamin. Kaya ganyan ginawa ko setup kasi mahaba yung stem. Nakita nyo yung stem nito mahaba. Kung sa original na pwesto, ito yan o. Oh. Ilalagpas na yan. Maganda gamitin yung stem yung mas maiksi. So sa case ko nga, kaya mahaba. Sakto na meron ako nito. Kaya yan ang ginamit ko, naisip ko. Dito ko ilalagay yung clamp ng side mirrors. Para mas ano siya, dito siya. Tapos sakto lang yung haba niya. Kasi nga, yung original na clamp ko ng side mirrors nito na kinonvert ko. Kinonvert ako niya na yun. Naked handlebar on the beach street. Ginawa ko siyang lagayan ng ano, itong crossbar, yan. Hindi ako nilagay yung crossbar, ganyan siya nakamount. So, para less vibration, tsaka mas stable sa high speeds na yung handling niya. Kaya ako naglagay niyan. Naisip ko rin na ito yung gagamitin ko yung stem, para sakto siya, dito siya. Tanya, sakto lang yung haba niya. Medyo sobra pa nga eh. Kaya magpalit ako ng ano, ng handguard. Ano? Sec handguard. Sakto naman. Ang ganda no? Safe na tayo sa bunga buhaya. Last look tayo. Ganda niya oh. Grabe. Ganda niya tingnan. Ah, diba? Iwas huli. Naka huli-huli yan. Solid oh. Alright, dito na tapusin yung vlog ano. Gagawa pa ako ng vlog nito eh. Nakita niya bagong setup. Bago kong helmet. Tsaka yung telescene na ano. Na chin mount. Ayan, nagawa ko ng review to. So okay na itong ano natin. Setup natin ng side mirrors. Ayan. Okay, solid. Siguro ito naman nagagamitin ko. Saka nakakabit yung barren pag nagsawa na ako.
Yung luma kong ano, yun ang co-partner ng Baren, be. Ayun. Buli ka na yung vlog dito. Alright, no bro, ride safe.